Magandang araw. Late ako nagising ngayon. 5 o'clock na ako nagising. Pero ang alarm ko talaga is 4:30. Narinig ko naman yung alarm kanina. Kaya lang akala ko kasi 4 a.m. yung start ng pag-a-alarm ko. Kaya hindi ko pinansin. Kaya ito tayo ngayon nagmamadali dahil maya-maya lang gigising na si Daddy. Pero syempre, bago ang lahat, magkakape muna tayo. Hindi kasi talaga na ako nag-aalmusal. Nakasanayan ko na din ang hindi mag-almusal. Kaya nagkakape muna ako. Mamayang hapon na ang kain ko nito. Babaunin ngayon ni Daddy yung ginataang tilapia na natira namin kahapon. Sinadya niya talagang hindi kainin yun kasi gusto daw niyang baunin ngayon. Pero nagdamay na din ako ng hotdog kasi madalas nabibitin siya sa pinapabaon kong ulam sa kanya. Pagkalis na pagkalis ni Daddy, nagpabulak na kagad ako ng baka. Magluluto ako ngayon ng nilagang baka dahil nagmamadali tayo, ipe-pressure cooker na natin to. Pinabulakan ko muna to ng 10 minutes na hindi sa pressure cooker para lang matanggal yung mga dugo-dugo. After 10 minutes, ilipat ko na siya sa pressure cooker sa malinis na tubig, tapos nilagyan ko ng paminta at sibuyas. Nung magumpisa na mag-whistle yung pressure cooker, nag-timer na din ako ng 40 minutes. And sa 40 minutes na yon, makikita nyo napakalambot na ng ating baka. Tinanggal ko lang yung pressure nito, tapos sinalang ko na ulit, tapos nilagyan ko na ng patis, tapos beef cubes. Nung tumugma na sa panlasa ko, nilagay ko na din ang patatas at nung malambot na ang patatas, nilagay ko na din ang repolyo. Nung maluto na nga ito, ginising ko na din kagad ang dalawa dahil ito ang paaalmusal ko sa kanila. Pero alam nyo, ito na ang inaasahan ko. Mas maligalig pa o mas mainit pa ang ulo ni Aman din sa nilagang niluto ko. Bitin kasi siya sa tulog, so ayun na nga, pagkatapos ng pagliligalig niya, niliguan ko na din sila para maaga kaming makaalis ngayon. At dahil maaga nga kami, ito muna si ate, kakantahan niya muna kayo. Nung papunta nga pala kami dito sa school, nakatulog ulit si Aman din, kaya medyo good mood na siya nito. Si ate naman na nakasimangot kasi gustong-gusto na niya talaga pumasok. Eh, 30 minutes before pa, nandito na kagad kami. 2 days lang na pwede namin siyang ihatid sa loob ng classroom kasi syempre madami pa silang bitbit. Mabuti na lang talaga si ate, nagpapaiwan talaga siya sa classroom kasi nasanay na din siya nung nag-daycare siya dito sa amin. At habang iniintay namin si ate na matapos sa klase niya, pinabayaan ko na muna si Aman din na maglaro dito sa playground. Ito naman talaga ang gusto niya dito. At ayan na nga, pagkatapos namin maglaro, yan, nagutom na. Nauna pa mag-recess ang estudyante ko. Parang ang nangyari tuloy sa amin ngayon is parehas na silang pumapasok kasi kasakasama din naman si Amandine. Sakto din naman ang tapos ng pagkain ni Amandine sa dismissal ni ate. Medyo maaga silang pinalabas ngayon compared dun sa talagang schedule na binigay sa amin. Siguro dahil nga first day, kung makikita nyo, wala pang uniform si ate. Sa sobrang payat niya kasi, eh, hindi nakasya yung mga stock na meron dun sa school nila. Kaya pinasukatan ko na lang siya sa labas para saktong-sakto naman sa kanya yung sukat ng uniform niya. Hindi lang din naman siya ang hindi naka-uniform ngayong araw kasi syempre puro naman sila newbie dito. Kung makikita nyo, sobrang excited na ni ate lumabas kasi ang inaasahan niya makakapaglaro siya sa playground. Pero bago matapos ang vlog na to, kamustahin muna natin si ate. Ate, how's school?